Guys, para malaman kung siraan yung bearing. Ito. Maingay. Pagka nakakabit ang gulong, 3 to 6. Pag wala yung naramdaman, hawakan nyo sa shock. May gas pang yan pag inikot mo. Ayan. Ayan. Tapos ang sign yan, pagkasiraan yung bearing, maingay. Kapag pinatakbo nyo ng 60 to 80, maingay na siya. Hindi pa kasi ito durog eh, kaya hindi pa masyadong maingay. Maingay lang yan pagka mabilis ang takbo. So ito guys, i-DIY natin. Kung gusto nyo mag-DIY, ganun lang siya kadali. Madali lang to. So ang gagawin nyo dyan, tatanggalin nyo lang yung gulong, tanggalin nyo yung brake. Tapos ang tatanggalin lang dito, ito yung hub nya, tanggalin nyo to. So gutin nyo lang itong hub, tanggal, ito yung kailangan nyo tanggalin, secret. Sa mga Avanza owners, ito kung gusto nyo mag-DIY ng palit ng bearing, panoorin nyo to kasi talagang kaya nyo gawin to. Hindi nyo lang magagawa rito, syempre pag press nito kasi kailangan natin padala sa machine shop. Maliban doon, madali na yan. Makita ko sa inyo lahat ng mga kailangan nyo tanggalin tsaka kailangan nyo palitan maliban doon sa bearing. Ilalagay ko yung presyo kung saan ako na nung bearing, parts lang bearing at kung saan kayo makakabili. So tapusin nyo po yung video para alam nyo lahat yun. Especially kung saan makakabili tsaka yung presyo. Kasi mura lang ito pag binili mo sa bearing center. Tapos kung gusto nyo naman magpa-press doon sa pinagpipressan ko, tuturo ko din sa inyo kung saan manda. So ayun, tatanggalin nyo naman yung gulong, dadalhin natin ito mismo. Para instead na check lang natin, tapos ako siya dadalhin, ako diretso ang ginagawa ko. Tanggal na to, tapos dalhin ko yung mismong hub. Dinadala ko siya mismo doon sa bilihan ng bearing, papakita ko lang yung part number. Tapos pagka bili ko, diretso na ako ng machine shop. Tatanggalin din natin itong brake. Labas mo kayo manabela. Yung guys, na tatanggalin nyo rito, kakailangan nyo rin ng ganito. Kung wala naman, mahirap. Long nose. Mahirap. Pero long nose pwede. Ayan. Ayan. Ito si circlip. Tatanggalin nyo lang yan. Tapos, gamitan nyo ng yan. 30mm. Kaya kailangan may ano kayo nito, may tools kayo. Talagang ano, breaker bar talaga. Yan. Ano yun? Hindi po ba? Hindi. So ganun lang, tatadya ka nyo sa para matanggal. So yun, 24. O 30. So yun na siya guys, tanggal na siya, yes. Tapos kung gusto rin tanggalin yung rotor, ayan, tanggalin nyo lang ito, papalitan yung rotor. Tapos may washer din to, tanggalin nyo yung washer, baka mamaya ma to washer, baka pag may washer din yan, baka mamaya pagka bit-bit nyo mahulog. Tapos ayun yung bearing sa loob. Ay, pasalin nyo. Tapos pang na. Tumutunog na siya. So, balik ako mamaya guys. Kakabit ko. Bibili muna ako sa bearing center. Pakita ko sa inyo mamaya pag bumili. So, andito na po tayo sa 4th Avenue, Caloocan. Ito, palibot po rito ang bearing center. Ayan guys. 5th Avenue LRT Station yan. Pagka malapit kayo sa LRT Station, sumakay lang kayo. Baba kayo ng 5th Avenue Station. Kabilaan na po yan. Tapos yun, kung gusto nyo naman ng o-ring, ayan, yung traffic light na patay sindi. 4th Avenue po yan. Nandiyan po yung o-ring center naman tsaka oil seal.
Ako dito ako bumibili, guys. Ayan. Sa winning set diyan ako bumibili ng bearing. Murang-mura ang bearing dito, guys. So kung ako sa inyo, kung bibili kayo ng bearing, magmotor kayo, mas madali. Kasi pagka bumili kayo, nagmotor kayo, pwede nyo motorin naman yung wasi shop na pupuntahan ko para mapapagawa ko tong bearing. Mapapakabit ko sa mapatanggal. Kung magmumotor kayo, mas madali siya. Pwede i-waste nyo na lang yung lugar para mas madali kayo makapunta. So yung balik tayo pagka nandun na tayo sa machine shop. Ito, guys, yung machine shop. Oliva Engineering Machine Works. Sa may Hermosa Street. Sa may kanto lang siya ng Hermosa. Ayan. Katapat niya yung walang pangalan na gasolinahan. Pero nasa Hermosa lang yan. Hermosa, Manila. I-waste nyo lang siya ng Oliva. Makikita nyo yan. Madaling mapuntahan. 450 ang labor. Sa inyo, sa kabit na yung bearing natin. 870 ang bili. 820 ang bili ko, Koyo. So ito yung sa paglalagay niya. Lagyan nyo lang na ang grasa. Tapos, salpak nyo lang to. Tulak nyo lang. Ayan, guys. Tulak nyo lang. Lagyan nyo ng grasa, tapos tulak. Tapos, lagay nyo yung washer. Ha? Washer, tapos yung lock nyo. Gamitan nyo ng 30 na sakit. Ina sa bahay yung analog. Yung tamto grinder, tapos na. Yeah, 30 na sa akin. Kitan nyo lang. Tadyakan nyo para matibay. Para siguradong ano. Ang bag mo. Yung matatanggal. Yeah. Tapos balik nyo yung circlip. Yun. Kaya bumili kayo ng ganito. 150 lang to, 150. Circlip. Balik nyo yung circlip. So, yun, guys. Yun lang yun. Tapos na siya. Yes. Tahimik na. Sablibo. Tahimik na. Sablibo. Ryan Balbarino. Tapos, balik nyo tong brake. Balik nyo lang itong brake. Lusera si Ryan. Ito kaya tagay mo, tayo debot. Hindi mo nalang singkira doon. Tabibot ang doon. Tabibot, tsaka wala lang, tabibot ang doon. Si yung dalawang pakao, si Naeng, ay si Naeng. Ayun, guys, tapos na. Okay na siya. Wala nang ingay. Gastos lang. Pasok na yung brake pad. Kasi nagpalit tayo ng brake pad. So balik nyo lang. Tsaka ito, nakalimutan to. Kahit madumi niya, huwag kalimutan to. Ito yung grass. Nalagyan niya matanggal ka. Ito sa loob. Lagyan nyo ng grasa para di yun may pag-iinit. Ito doon yung sa maglagay. Balik nyo itong hub cap kahit pangit na balik nyo pa rin yan. Sayang. Tapos bagong brake pad. Ito.
Ay, tapos na. Sa wakas. So guys, ganun lang kadali magpalit ng bearing ng Avanza. So kayang-kaya pong i-DIY yan, huwag kayong matakot. Madaling-madali lang po. So ayun guys, buddy, ito yung nabili nating bearing. Koyo actually, kasi walang available na NSK. Pero pag bumili kayo ng ano, kahit maaari, NSK, kasi mas magandang klase yung NSK. So, ito yung part number niya. So kung magpapalit kayo, yung suggestion ko, sa bibili nyo NSK. Tapos, pag kung bibili kayo sa 4th Avenue, doon sa mga bearing center, unahin nyo sa winning set. Kasi mas mura doon. Kasi nagtanong ako ng NSK dito sa binilang ko ng Koyo. Nasa 1315 yata yung sinabi sa akin. Pero 1165 lang to doon. Tapos sa malamang ito, mas mura to doon sa winning set. First, ilalagay ko lahat sa description. Para malaman nyo kung saan siya mismo. Para hindi kayo mahirapan maghanap. Yun lang guys. So wag lang nakalimutan na i-like yung video natin. Tapos subscribe kung hindi pa yung subscriber. Para mas marami pa kayong matututunan. Kasi marami po talaga tayong sinishare. Bawat DIY natin. O yun lang. Maraming salamat. And God bless.